So yun, kamusta sa inyo lahat? Ako nga pala si Kagoda. And babalikan lang natin yung The Forest game natin. Pero di naman ako nag-cheat. Kaso ayun, may mga nabuo na tayo dito na hindi ko napakita sa camera. So medyo nagka-problema lang ako sa recording, as in hindi lang medyo, talaga nagka-problema ako. Ngayon, every 5 minutes, kailangan kong ihinto yung video para lang ma-assure na nagsisave yung video, yung nire-record. At ngayon, wala akong assurance na nagsisave. Pero much as well, subukan natin. So yung nakapag-record kasi ko, I mean, nag-record ako. Pero hindi nag-save. So nirecord ko tong mga ano ko, mga na binubuo ko. Kaso ayaw niya mag-save. So masaklap pa rin sa akin. Pero siyempre, diba, kabuuan pa rin ang ginagawa ko yun. Hindi ko lang magustuhan kasi siyempre syempre gusto ko recorded lahat ng ginagawa ko. Dahil ano nga ito eh, gameplay nga ito eh. Kaso yun, papakita ko naman sa'yo yung paano man yung mga chip sayang. Kaysa makurap. Okay na din yung nangyari sa'yo. Kaysa makurap nga naman, diba? Kagaya nung unang naging gameplay kung nakabuo, nag-corrupt. So, kung mapapansin nyo, sa upper left corner ko, merong FPS na boss. Yung rotating na square. Hindi yun. Yun bago sa panginang nakakarami. Dahil yung rotating square na yun, gamit ko is MSI. MSI ang gamit ko ngayon pang record. Tapos yung ayun, FPS, nandun din yun. So sa mga bagong nagre-record ng ano, ng games sa PC, MSI Afterburn, yan, ano yan, magandang pang ano yan, pang record, honestly. Gusto ko lang sana sa OBS kasi nga, di ba, maano mo yung gusto mong ano, gusto mong quality sa video. Kaso nga, ayun, hindi kaya ng computer. So, ayun, dito pala nanggagaling yung paa. Na ginaga na binibilad ko. I don't care them. So, ayun, back to the game. Ayun, nag-save naman yung 5 minutes ko. Dalawang 5 minutes na. Sana tuloy-tuloy na. Pero hindi ko na siya i-straight ng at least 10 minutes. Kasi sayang. Itong ano na to. Itong lag rack ko na to. Ginawa ko lang siya. As in, nasa 20 minutes. Kasi dito sa ano na to,
Asan ba yung sledge natin? Itong sledge na to, kung mapapansin nyo kanina, nilalagyan ko ng stick. Nakapagpulpil ako ng stick dito. Namatay na yata, apoy natin. Hindi pa. Ayun. Kain na tayo dito, no? Kailangan pa rin natin yung seeds. Ngayon kung makikita nyo sa baba, nag-ano siya ng seeds. Ito, itong sledge ko na to. Hindi lang siya pang mga kahoy. Hindi lang siya pang mga logs. Nagagamit ko siya. Pwede siya sa bato. Kaya ako na-build yung wall rack ko na yun. Nagagamit ko siya. So, as in, napaka-useful nung sleds na to. Ayun, bawat stick natin, kunin muna natin kasi kailangan ko munang mag-stack. Pararamihin muna natin yung stick natin. So, part pa rin to ng boring part mo. Ayun, sa mga nakapanood ng... Ay, sorry. Sa mga nakapanood ng mga part 1, pagpasensya nyo na yung ano ko. Naging output ng video. Ah, hindi ko rin na-expect. I mean, totally, hindi ko na-expect, pero iniisip ko lang na low quality. Expected ko na low quality. Kaso, hindi ganun ka bullshit yun. Ano, wala yung uno dito. Nasagasaan lang natin, kasi stick na. Okay. Take it. Ayan. Dito sa taas na to, ang daming stick. Kaya nabuo ko yung ano ko na yun. Yung logs. Yung lagayan ko ng logs. So ngayon, naubos na natin. Ito yung sinasabi ko na ano. Bago tayo mag 2 minutes mark. Ito yung pan na sinasabi ko. Bago dun sa isa. So ito, kung makikita nyo, meron din tong, ayan, yung E. O pwede kang uminom. Bago mag 5 minutes, puntahan natin tong isa dito. Merong isa dito na parang pond, pero hindi siya pwedeng inuman ng tubig. Ayan, ito. Oh, makita nyo pond siya, diba? Pero kung pakikinggan nyo, may running water siya. So, ibig sabihin, running water siya. Medyo pababa ko lang quality siguro, kaya hindi siya makita. Pero running water siya. Wala kang makikitang lalabas na ina ano dyan. iPhone. Ayun, so balik tayo sa ginagawa natin. So kung kanina narinig nyo may tumatakal akong aso. Pagpasensya nyo na. Dog ko yun. Pangalan niya is Luca. Ayun. Salita siya. So, sawayin lang natin. Okay. Si Luca sa akin. Ngayon. Kakaisang taon lang niya sa akin. So, papakita ko sa inyo. Inyo yung picture niya. Ayan. Napaka-cute. Oh, wala siyang lahi. Though, may aso kung may lahi. Pero, di ba, hindi naman tungkol yun sa lahi ng aso.
So, papakita ko pa rin sa inyo kung sinasa ko may lahat. Ito si Kali. Ayan. Cute-cute na mga dog ko. So, ayun. Dog lover tayo. Mahal natin yung mga dog. Alahin sa kung anong kinakain nila, kung anong lahi nila. Eh, may si Luca. Kahit na sabihin mong ano, tawag dito? Aspin, di ba? Askal. Ngayon, aspin na. Tapos ito pala. Itong kinainisan ko, yung rock. Laging naka-epal sa akin. Sayang lang, hindi ko na-record talaga. Bad trip yan. Laging nakaharang sa kinokollect ko. Laging nandun yung rock. Punuin lang natin tong sled na to. No? So, balik tayo. Pansin nyo, pag naghahanta ko ng deer, tinatanggal ko yung ano. Tinatanggal ko yung lighter ko. Ay, nawala yung ano natin. Ito, ito. Yun nga ba? Hindi. Stick lang yung nakuha ko. Asan yung ano natin? Nalaglag siguro. Nawala yung spear ko. So, ayun. Weak spear lang naman. Kaya natin bawiin. Bawiin ko na lang. Pero, ayun. Ang tagal ko na rin ginagamit yung spear na yun. Total, andito na rin lang tayo. Pag-usapan natin yung kay Ella Cruz. So, oops, nakita tayong kakamba dun. Ayan. So, kung maano nyo, kung nagbabasa-basa kayo medyo sa Twitter o sa Instagram o kung saan man platform kayo nag-ano nahuhumaling, nagsabi si Ella Cruz kasi meron sila dibang ano, alam ko meron silang film na about sa Marcoses. Medyo ano yan, medyo controversial yan. Hindi lang medyo pala. Sobrang controversial yan. Kasi, bukod sa pagiging presidente ni Marcos, na marami sa tao ang hindi gusto kong na nanalo si Marcos. Ang medyo tutol sa sinabi niya. Kasi ang sinabi niya, and I quote, lalagay ko dito sa screen. So, verbatim, search muna natin. So, ayun, nakita ko na, no? And I quote, history is like chismis. It is filtered and dagdag na rin. So, hindi natin alam what is the real history. Andun na yung idea. Pero may mga bias talaga. As long as we're here alive at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone's opinion. So, ayun. Bukol sa binasa ko, may mali talaga. Kasi hindi mo pwedeng, as in, hindi mo pwedeng sabihin na history is like chismis. Kasi, paano mo masasabing history is like chismis kung may factual, di ba? So, anuhin muna natin yung importansya ng konteksto. Kung bakit niya nasasabi to. Kasi, ngayon meron silang movie, film. Hindi ko alam kung
ano, kung alin sa dalawa. Pero meron sila nun na siya ang isa siya sa cast. Isa siya sa gaganap. Hindi ko alam kung sino gaganapan niya o kung ano yung gaganapan niya. Pero isa siya doon. So sa akin, mali talaga kasi bilang ano, mamamayang Pilipino. Hindi mo maialis sa kanila yung nangyari about Marshall. So, kung tungkol sa Marcos system, tungkol sa bias, hindi pwedeng sabihin mo sa kanila na, uy, bias ka lang man. Kasi, eto, si ganito ganyan binoto mo, kasi si ganito ganyan, bakit tayo may space dito? My God. Mali ako. Ayun. Diba? Hindi pwede. Loko tong ibon na to. Dinaanan lang yun ako ah. Ikaw yun ano? Ikaw yun. Hindi kita nakakalimutan. Loko. Alam, makakalimutan kita. Ayun. Siyempre, hindi mo maalis yung sa tao yung Marshall o kahit na anong baliktad nyo sa ano. Kahit na anong mangyari sa Pilipinas, hindi mo maiaalis yung Marshall o. Wala tayong magagawa dun. Hindi mo pwedeng alisin yun. Paano mong iaano yun? Pwede bang sabihin mo na, uy, sasalita kasi bias ka lang. Ubra ba yun? Oh, pwede ba yun? Ha? Huwag kayo iya! Pwede yun. Diba? Ang ano kasi dun, hindi, bukod sa sinabi niyang bias, it's like chismis. Ayun ang isa pa sa hindi ko maano. Paano like chismis ba? Dagdag bawas? Dahil ba dun? Sige, yun, mapapalampas kita kahit paano sa dagdag bawas. Pero hindi chismis, boy, girl. Hindi chismis. Hindi mo pwede sabihin parang chismis lang yung history. History yun eh. Nangyari yun, factual yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na ano, na chismis lang na nangyari yung Marshall. Hindi pwede. Nangyari yun. Masalak man ang nangyari mo. Ba't mo sasabihin chismis? Na parang chismis na may dagdag bawas. Meron o, meron dagdag bawas pero hindi siya chismis. Hindi siya biro-birong nangyari. Maraming na ano nun, maraming na apektuhan. Maraming nasaktan, maraming ano na deads. Paano mangyayaring chismis yun? Masyado nating binababa kasi yung ano, masyado nating binababa yung salita. Oo, Marshall, nasa batas yun, pwede mong ito sa batas yun, pero hindi yung pag-ano ng tao, diba? Yun hindi ko kasi matanggap eh. Chismis. O sabihin natin na mga terorista. Dahilan yung terorismo na pagsasatupad ng Marshall. Wala bang civilian na nadamay? Meron. Hindi pwedeng chismis yun. May mga civilian na nadamay. Para kasing masyado nyo nang inaano yung naramdaman ng mga biktima eh. Masyado nyo nang pinababa pa. Yun lang ang hirap kasi dun eh. Ganun-ganun lang ba yun? Tapos, kaya mo lang nasabi kasi
Kasama ka sa set, kasama ka sa ano, movie, kasama ka sa film. Ito, history na lang. Ano na, chismis na yan. Hindi nyo naman nakita na ano. Wala maka-ebidensya eh. Nakita nyo ba? May video? Ba't ko binidyohan? Siguro marami nagsasabi na. Ay, ikaw nga, pinupuri mo nga si Marcos dahil dun sa ano eh. Dahil sa inauguration niya, walang kodigo, ganun-ganun eh. Natural, sasabihin ko yun, opinion ko yun. Pero, papuri ba yun na pinipraise ko ba siya? Dinedios ko ba siya? Walang kagatan. Hindi. Hindi ko siya iniidolo. Na parang, kahit anong gawin niya, Marcos siya, eh ano siya? Siya yung binoto ko, hindi ganun. Siya yung paglalaban ko, hindi ganun. Hindi mangyayari yun. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino binoto ko. Pero, hindi mangyayari na kahit na binoto mo isang tao, kailangan paglaban yun kahit na anong gawin niya o nagawa ng pamilya niya. Hindi ganun yun, boy. Mali ka dyan. Hindi porke naging kas ka na ano. Pwede man tanggapin yung role, walang problema ng trabaho niya. Pero huwag niyo sa aming i-justify kung ano yung mga ginawa niya. Huwag niyo sa aming pangalan daka na wala. Nasasabihin nyo sa amin na bias na gano'n. Meron. May nangyari. Factual yun. Hindi joke yun. Hindi kalokohan yun. Masakit isipin, pero masakit talaga yung nangyari yun. Hindi yung pwedeng alisin sa tao yun. Tawa ako sa comment. Parte ako nito. Hindi chismis ang history. Make it. Ining. Hindi ganun yun. Ano lang. Nalulungkot lang din ako. Paborito pa naman ni ano yung... Super Twins. Ay, nasabi niya na yun. Yung, hindi ko rin kasi gusto sa respect my opinion. Yung ganun. Isa kasi, nakakagago yung opinion mo eh. Paano ko rerespetuhin, di ba? Hindi yung ano eh. Hindi yung mga opinion na ultra-biased talaga eh. I mean, may mga opinion na ganun, ultra-biased talaga. Napotega kang ba na yun? Nakita kong gumagapa nga. Nawala. Pinapag ako nakagat nun. Ayun, may mga opinion talaga na ultra bias na. Ano. Tama, sasabing ko shit na lang talaga eh. Kapit kaya ta talaga ang ano to? Patayin, maaga ba? Pero, pag sinabi mo sa respect my opinion, parang nagiging katapos sa ending na lang ng argumento eh. Ayaw mo na lang mapagtalo. Parang ganun. Although minsan working naman pero hindi dapat kasi sa first place pa lang bakit ka nakipagtalo tapos respect na opinion. Hindi pwede yun, boy. Nagbigay ka ng opinion tapos hindi mo gusto pakinggan yung opinion ng ibang tao. Diba? Parang ganun lang yun. Respect my opinion pero dapat isipin mo rin yung opinion ng ibang tao bilang nagbigay ka ng ano.
Respect my opinion, pero ayaw mo pakinggan yung opinion ng ibang tao. Eh, pwede yun. So, after nito, pakita ko sa inyo kung ano yung, anong oras na. Maraming salamat ulit sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo sana kalimutan mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So, ako nga pala si Kagoda. Paalam. So, papakita ko lang muna sa inyo yung save ko. Yan. So, 1:55 na kita naman. Ngayon, pag nag-save tayo. Ito na 29 AM. Sobrang aga. So, next time, gagawin natin to ng gantong oras, pero mag-explore tayo para medyo nakakatakot naman. Minsan may mga nakakagulat na tunog, pero hindi pa rin ako nadadali. Dapak na horror game. Alam kong nasa isip kong horror game to. Hindi na ako nagugulat. Parang expected ko na. Ayun. So, hindi tayo mag-overact. So, ako nga pala ulit si Kagoda. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan i-share to. Sana mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para may pagpatuloy ko pa yung ganitong klase ng game. Oo, ganitong klase ng content kasi hindi ko talaga siya porte. Maraming salamat sa inyong panonood ulit. Paalam.